Hello po mga sir. It's a beautiful day once again and welcome back to Marcos World Channel. Ito po si Marcos, itong kasama ko. The best electrician. Ito yung JC. Sa araw na to, ituturo namin sa inyo kung paano ang tamang pag-charge ng ating refrigeration system. Sa pagkarga ng ating refrigeration system, kaya kailanganin natin ang weighing scale, ating refrigerant 404A, saka yung ating charging hose. Okay, simulan natin. Take note nyo lagi yung kulay dilaw. Siya nakakabit dito sa ating tangke. Yung ating refrigeration ay gumagamit ng liquid type. Yung kulay blue discharge nya, ito ilalagay sa ating inlet before sa ating filter. Lagi ito tandaan na yung charging point is always before the filter. Nagaling sa Kiluan Lake. Pag sinasabing liquid, kailangan yung i-charge natin sa ating refrigeration system ay liquid. Kaya pinabaliktad namin ng pangke dito. Buksan yung barbula dito sa pangke. Take note, kailangan i-bleed nyo muna yung laman ng hose kasi may hangin sa loob eh. Para masigurado yung refrigerant na talaga yung nakarga sa loob. Kaya kailangan i-bleed nyo muna. So yun dito. Since nakabit nyo na, galing sa tangke, dito sa ating cage, dito. Close muna talaga. Para mag-pump down, sasarado muna natin yung suction. Ito yung suction papuntang filter eh. Kaya pag sinarado mo itong suction, mag-pump down yan. Mamamatay ito. Mamatay ating compressor. Yung lahat ng refrigerant is pupunta sa ating condenser. Nakikita nyo dyan oh. Wala na sa mga suction, wala na laman. Pupunta yan sa ating condenser. Kung makapansin nyo, kung saan siya mamamatay mamaya. Ito yan. Suction before the filter. Kaya pag-charge siya maya, pag binuksan mo to, pasok yan dito. Yun ang suction nyo lang ating compressor. See? Kita nyo, usa siyang namatay kasi wala na siyang masuction na yun. Ngayon, check nyo muna kung ilang kilo. Ano nakikita nyo? 5.2 kilo. Sa kanina na bubuksan yung inlet valve or charging point valve. Ano, check nyo kung may pumapasok na oil galing dito. Wala
parang wala lang laman yung kaki natin, ha. Palitan natin. Palit ka na ng bagulik. Baka wala na siguro mga kabayan. Karga yung tangki namin, kaya papalitan namin ng bago. Ito yung bago namin. Ayan. Puro opor pa rin yan. Guys, ha, baliktad dapat, binabaliktad para yung papasok sa ating refrigeration system ay liquid. Take note, lagi yung i-bleed yung ating hose pag bagong tanki yung ilalagay nyo o tinanggal siya sa system, kailangan i-bleed nyo ulit para matagal yung hangin, para sigurado kayo full talaga. Yan, kung nakikita nyo, moon. See, may refrigerant na pumapasok. Yan, o. Yan. May refrigerant liquid na pumapasok. Pag nag-start na yung ano natin, compressor, ibig sabihin, pumapasok na yung ating refrigerant sa loob, may nasa suction na siya. At dito kayo tumingin sa ating Ating kiluan. Ating scale, kung ilan ba yung karga, pumapasok pa. Kasi 17.7 na. 17.5 para natin. 17.7 na nalik. 17.7. Okay na, stop na. Okay na yan. Gusto natin kasi baka magsobra naman tayo. Kano kanina natin starting? 13.5. So, bali, nakapagkarga tayo ng 1.2 kilo. Sama na leg? Suction. Hayaan nyo muna ulit na mamatay siya hanggang maubos sa yung refrigerant na kinarga natin yung sa linya. Yung nangyayari ngayon, bali yung compressor natin, sinasuction niya yung refrigerant na kinarga natin galing sa linya, papuntang pabalik sa ating condenser. Hintayin niyo lang mamatay ulit yung ano, ating compressor. Tumigil na. Ibig sabihin, wala na siya masuction sa linya. Ang next step, kailangan isirado nyo yung tangke. Tsaka
ubusan yung ating init para yung natira dito sa ating hose ay ma-depressurize siya papasok doon. Ayan, bubuksan mo yung inlet before the filter para may masaksyon na yung ating compressor. See? Makikita nyo. Yung proseso ngayon, yung ating compressor ay nagsasaksyon na galing doon sa ating condenser. Doon sa ilalim. Mag-ingat kayo sa paghandi ng ating preen ha. Kita nyo yan, nagpuprosen. Sabi, may nag-leak. Sobrang lamig to guys. Sobrang lamig. Yan na, marami. Nakikita nyo yan. May flow na ng ating refrigerant. Okay na guys, yan lang kasimple kung paano mag-charge ng ating... Hi po mga sir, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po sa araw na to, may bago naman tayong tutunan sa ating pag-maintenance, sa ating refrigeration system. Next time po, ipapakita naman namin sa inyo yung mga iba pang mga maintenance na ginagawa namin dito sa barko. Hello po, ito po si Elek, yung aking pinakamagaling na partner, ETO GSA. And see you next time at Marcos World.